Nandito po tayo sa Isla Nueva Ecija kung saan madami pong mga inaaning labanos dito sa lugar na ito. So ngayon po ipapakita po namin sa inyo ang proseso ng pag-aani ng labanos na masarap na masarap at kung paano po ito nakakarating sa inyong lamesa. So tara guys! So ito pong labanos na to, yung bubunutin ko po na to, ayan, ang laki na po niya, diba? Ito pong labanos na to, pwede na po siyang anihin kasi malaki po siya. Pero hindi po sabay-sabay ang pag-aani ng labanos kasi yung mga maliliit po ay kailangan pa pong iwanan. At yung malalaki po ang kailangang anihin. So ito po, katulad po ng mga ito, ito pong mga labanos na ito, maliliit pa po siya. So hindi pa po siya pwedeng anihin kasi maliit pa po. Dito po si Kuya Tonton ang may-ari ng labanosan dito sa isla. So Kuya Tonton, paano po ang proseso ng pag-aani ng labanos at pagtatanim nito? Ang proseso ng labanos, kailangan i-araro muna bago sumabog o kamay muna para i-prepare na maisabog ang labanos. Ba mga 45 days o 50 days, may mahalaw na ng labanos. At ito na ang magiging proseso. Ito kalalabasan. Pwede nang punutan. Ano po ba siya? Buto po siya na maliit. Ano? Buto siyang maliit. Tapos gaano katagal po lumaki? Mga 45 days to 50 days pwede na siyang halawang bunutan. Hmm. Ano po siya, dinidiligan din po siya pala? Hindi po siya dinidiligan. Ang lang po niya, hamog lang po bubuhay sa kanya. Ah. Hindi po siya kailangan diligan o tubigan kasi po mabubulok pagka. So guys, ayan po, tipid lang po pala ang pag-maintain at pagpapalaki pataba sa labanos. Ha? Paraan ng pagpapataba sa inyong mga tanim na labanos? Ito, yung labanos, 12 days to 15 days. Pagka medyo lumaki na, pwede na siyang sabugan ng pataba. Iniitya lang siya, hindi dinidilig, basta sinasaboy lang din. Sinasaboy lang po sa lupa. Kailangan ang proseso ng pagpapataba sa labanos, hindi siya maaga. Walang hamog, kailangan tanghali o hapon bago isabog pataba. So 12 days po siya. 12 days to 15 days bago sabugan ng pataba. Okay. Madami pong insekto dito sa may taniman niyo. Ano po ang paraan para maiwasan po ang pag-atake ng mga insekto sa mga tanim niyo po na labanos? Ang proseso naman sa labanos, pagka nagdahon labanos na, kailangan inaalagaan na sa spray o sa insecticide para hindi masira itahon o para gumanda yung bunga niya. Ito po ba mga butas na to? Okay lang po siya. Wala naman siyang problema, basta ang importante walang sira yung laman ng labanos. So yun po, ito po mga labanos nila kuya ay fresh na fresh po at wala pong sira. Kuya Tonton, magkano po ang inyong pinuhunan dito sa mga tanim nyo at ano po ang expected nyo nakikitain sa inyong mga tanim? Dito sa labanos, ang pinuhunan ko rito, mga ang araro kasi ng pinagtamnan ko, gumastos ako ng 2,000 to 2,500 po. Ang buto naman 500, bali dalawang buto binili ko, bali 1,000, kaya inabot siya buto at saka pagpapaararo bago itanim, inabot ng 4,000. Ang gamot naman na pinang-spray na insecticide ay mga 1,500 siguro. Kaya gumastos ako ng kulang 7,000 o 6,500. Pero ang expected kong aanihin dito, dahil medyo maganda presyo ng labanos, baka umanay ko ng 50 to 60,000. 50 to 60,000? Ang laki po ng kuya. Oo nga po, nakachamba po sa presyo. Lumusot po tayo sa presyo, kaya po medyo maganda ano. So malaki po pala guys ang kitaan dito sa labanos. Tonton, ngayon po na nagpapaani ka, magkano po ang iyong inuupa sa inyong mga tagabunot ng labanos? Sa pagbubunot ng labanos, depende. Pagka maraming nabunot, binabayaran ko silang 300 to 400 pesos. Pero pagka konti lang, 200 hanggang 250, yun lang ibinibigay ko. Depende po kasi sa nabubunot ng labanos. Opo, so pag marami pong nabubunot, mas malaki po kita. Opo, mas malaki po kita pagka mas maraming nabubunot. So yan guys, maganda din po palang trabaho ang pagbubunot ng labanos dito. Ito na po ang mga labanos natin na galing sa tanima na kailangan po nilang hugasan at tanggalin ng mga puti. Yan na lang.
Tayo sa pangalawang chapter kung saan ipapakita ko sa inyo kung paano po makarating ang labanos mula sa taniman patungo sa pamilihan. So una po ay uhugasan po muna natin ang labanos. Ayan po, naghuhugas po si Kuya ng labanos para po alisin ang mga putik na nakadikit sa kanya. Ginagamitan pa po siya ng ano, tela pala. Ano po yan? Net? Net para ano? Para malinis po. Susunod naman po ay pumutulin po ang mga dahon ng labanos para po mas presentable ito sa pagsitinda po ng mga tindera. So ayan po, tingnan po natin si ate kung paano po gawin ang pagtatanggal ng mga dahon ng labanos. Guys, ito na po ang mga natanggal na mga dahon ng labanos. Ay, ano? Eh, buwan, baka makadalo. Marbus, eh, papasila ko ng extra. So, ito na po tayo sa pagbabandal po ng mga labanos. So, ate, paano po ang tamang paraan ng pagbabandal ng labanos? Pagbabandal ng labanos, meron tayong dalawang proseso. Sinasabi nilang good at ang segunda. Kasi hindi mo po pwedeng isama yung segunda sa good. Marireject sa bukas pag nakadalo. Kaya kailangan hiwalay yon. Ito ang good. Ito naman ang segunda. Yung mga maliliit, yun ang maliliit, mga putol, yun ang ihiwalay. At yung mga diretsyo at magagandang labanus, yun naman ang sagod. Ganun lang. Pagkayari nun, ilalagay mo lang siya rito. Ganyan. Ganyan lang, pagbabandel. Pag nayari mo siyang naibandel, tansyahin mo, kung may 10 kilo na, pwede na yun. Pagsasama-samahin mo lang siya. So, ito na guys, higiluhin na po natin ang ating labanos at tingnan po natin kung tama po ang tansya ni ate sa kanyang pagbabandel. So, higiluhin natin. Pero, hindi lang po pwedeng sakto lang na 10 kilo. Kasi kailangan may pasobra din. Tulad yan, sobra ng 3/4, malulugi naman kami. Kaya kailangan bawasan ng 1/4. Wow! Oo, hindi siya po pwedeng... Kasi hindi lang po pwedeng sobra, malulugi naman kami. Kailangan sakto lang din. Hindi lang po pwedeng, pag din-deliver mo, ay saktong 10 lang din. Kailangan may pasobra kahit 2 guhit or 1/4. Ganun lang. Yan ang, yan ang labanos na napakasarap niyong kinakain. Mahirap. Kala nyo lang, basta-bastang ganun, maraming proseso. Maraming po walang pinagdadaanan. Yan. Okay na yan. Para hindi naman lugi din ang mamimili. Diba? So yan po. Guys, ito po, nakapack na po ang ating mga labanos at ready na pong dalhin sa pamilihan. So, paalam mga labanos!